Ayan, kumusta na ang mga grade 8 learners? Makasaysayang araw sa lahat ng mga mag-aaral ng grade 8. So ngayong araw na ito ay holiday. Ngayon ay Bonifacio Day. Ngunit gayunpaman ay ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Okay, still learning tayo, grade 8 learners. Okay, so andito na ngayon, may mga viewers na tayo sa ating live streaming. Okay, so despite of our celebration ngayon, Bonifacio Day, ay ipagpatuloy na rin ating talakayan. So, paki-comment muna ang inyong mga name at section. Ayan, so meron na tayong mga viewers at kumustahin natin ang ating mga viewers. Kumusta kaya sila? Ano kaya ang kanilang nararamdaman ngayon? So, iko-comment nila ang emoticon ng kanilang nararamdaman. So, ayan. Ayan na, may mga viewers na tayo. Kumusta naman ang mga viewers natin? Nasa bahay lang dahil ngayon ay holiday. Okay. So, ayan. Ano ang iyong naramdaman? Nararamdaman, I mean. So, ngayon, i-comment mo ang iyong naramdaman. Kung ikaw ba ay masaya, paki-comment ang emoticon na masaya. At malungkot naman. At bakit malungkot? Huwag naman malungkot, di ba? Feeling excited ba? Or feeling accomplished? Kasi natapos na ang limang lahat ng mga tasks sa quarter one. Okay, so I'm sure marami na sa atin ang feeling accomplished. Ayan, so naantay natin ang comment. So may mga nagko-comment na. So kumustahin natin si Gis Monster. Supposed, I mean siya po ay si Gister Bert Rowan. Okay, si Kyra Angelique Ray. Si Kyra Angelique, si Janella Ann, si Janice at si Kenjin Ray. So, andito na. May mga nag-like na rin dito, class. Okay? So, ayan. Proceed tayo. Ayan. Dahil meron lang tayong limitadong oras para gawin ito. Ayan. So, noong nakaraan, marami tayong paksang natalakay. Ngunit ngayong araw, ay meron tayong panibagong paksa. Ito ay may kinalaman sa Quarter 2 MESC 1 Week 1, ang kabias ng klasiko sa Europa. Okay, so tingnan natin kung gaano ka-excited yung mga viewers natin, yung mga online learners natin. So tayo ay nasa Quarter 2 MESC 1 na may paksang Minoan, Mycenaean at klasikong Griego. Diba? So proceed tayo. So noong nakaraan, ano ang paksang natalakay natin? Tungkol saan nga po ang mga sinaunang kabiasnan sa daigdig na ating natalakay? Grade 8 learners, online learners, ayan, tingnan natin ang kanilang mga comment. So noong nakaraan, anong mga kabiasnan ng ating natalakay? Sige nga, i-comment nyo sa ating chat box. Magbibigay ako ng clue at sabihin nyo kung anong kabiasnan ito. Number one, sila ay nakapag-imbento ng payong. Anong kabias ng iyon? At dito matatagpuan sa kabias ng ito ang Great Wall of China. Kasunod natin ay ang pangalawang clue ay ang pyramid. Anong kabias na naman? Okay, so dito matatagpuan ang pyramid at meron silang tinatawag na mummification. At pangatlong kabias na naman natin ay dito naman matatagpuan ang ziggurat. At meron silang ambag na cuneiform. At kasunod natin na clue ay ang tinatawag na ang kabias ng ito ay merong pinag-usbungan na Indus River. Ano kaya ang kabias ng pinag-usbungan ng Indus River? Okay, so i-comment na ang mga sinaunang kabias na ating natalakay noong nakaraan. I'm sure alam na alam yan ng mga grade 8 learners natin, di ba po? Ayan, pagpatuloy natin. So ngayong umaga, ang ating tatalakayin ay magkinalaman sa most essential learning competency na nasusuri ang kabias ng Minoan, Mycenaean at kabias ng Klasiko ng Greece. So I'm sure handang-handa na ang mga grade 8 learners para sa ating panibagong paksa. Diba? Okay, so panoorin natin ang video na aking inihanda para sa paksang ito. Okay? So ngayon kayong umaga, alamin muna natin ang ating layunin. Okay, so abang hinihanda natin ang video, ano nga ba ang ating mga layunin? Antayin ko ang inyong mga comment para sa
mga sinaunang kabiyasnan batay sa clue na aking ibinigay kanina. Okay? Announcement lamang na sa lahat ng mga grade 8 learners na sa December 16 ang ating unang PTC. Okay. While waiting sa ating ayan. So, I just want to check kung may sounds po ba ako, class? Ayan, narinig pa po ba ako? Okay, so, para maging successful tayo, check natin kung may sounds pa tayo. Baka mamaya nagsasalita ako at hindi naman pala ako naririnig, di ba? Ayan. So, okay, rinig po. Ayan. So, ngayong umaga, ang ating tatalakayin ay may kinalaman sa most essential learning competency. Number one na, ayan. So, yan yung ating mga layunin na tatalakay ang mahalagang pangyayari sa kabias ng Minoan, Maysenayan, at kabias ng klasiko ng Greece. Kayun din ang kailangan masuri natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari kaugnay sa kabias ng aking nabanggit. Yan. So, pansinin nyo yung nasa larawan. Are you familiar with the word Olympics? Alam nyo ba na ito ay pagtitipon ng iba't ibang bansa sa daigdig? Dito nagaganap ang iba't ibang mga palaro. Okay? Okay, ilalan niyo ba si Zeus? Si Poseidon? At gayon din si Athena? Are you familiar with them, class? Ayan. So, kung kayo ay familiar sa kanila, I just want to have the full screen na lang. Okay. Batid mo bang ang salitang demokrasya ay isa sa mga mahalagang kontribusyon ng klasikong sibilisasyon ng Greece? Sa araling ito, iisa-isahin mong masuri ang mga sinaunang kabias ng klasiko ng Minoan, Mycenaean at Greece. Kung paano ito nagsimula, umunlad, gayon din ang mga natatangin itong mga kaganapan upang magbigay daan sa paunlad ng ating pandaigdigang kamalayan. Narito ang mapa ng sinaunang Greece. Suriin ang mapa. Ano ang iyong napansin sa topografiya ng bansang Greece? Anong mga anyong tubig ang nakapalibot dito? Ang pagbabago sa daloy ng pananaw at pamumuhay ng tao sa isang okay, lipunan paki-comment ang mga anyong tubig na nakapalibot sa Greece ng panahon. Okay, comment ito at babasahin ko mamaya ano ang mga anyong tubig ang nakapalibot sa Greece. Ang mga pagbabago ito ay nagdudulot ng pagunlad ng kanilang kabiyastan. Ang pagbabago sa daloy ng pananaw at pamumuhay ng tao sa araling ito, ating tatalakayin ang mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng daigdig sa panahong klasikal at tradisyonal. Partikular na ating susuriin ay ang pangyayari sa kabias ng Minoan, Mycenaean at ang kabias ng klasiko ng Greece. Tinatawag itong kabias ng Minoan batay sa pangalan ni Haring Minos, ang maalamat na haring sinasabing nagtatag nito. Kilala ang mga Minoan bilang mahusay gumamit ang metal at iba pang teknolohiya. Kilala ang mga Minoan bilang mahusay gumamit ang metal at iba pang teknolohiya.
Nakatira sila sa mga bahay na yari sa Lario of Bricks at may sistema ng pagsusulat. Magagaling din silang mga mandaragat. Nakatira sila sa mga bahay na yari sa Lario of Bricks at may sistema ng pagsusulat. Magagaling din silang mga mandaragat. Nakatira sila sa mga hindi nagtagal, kinilala ang Knossos bilang isang makapangyarihang lungsod at sinakop ito ang kabuuan ng Crete. Dito matatagpuan ang isang napakatayong na palaso na nakatayo sa 2 hektarya ng lupa at napaliligiran ng mga bahay na bato. Ang palaso ay nasira ng sunod-sunod na sunog at iba pang mga natural na kalamidad. Paglipas ng ilan pang taon, na tinatayang 1,600 hanggang 1,100 BCE, narating ng Crete ang kanyang tugatog. Umunlad ng gusto ang kabuhayan dito dulot na rin ng pakipagkalakalan ng mga Minoan sa silangan at sa paligid ng Aegean. Dumarami ang mga bayan at lungsod at ang Knossos ang naging pinakamalaki. Sa pamayan ng Minoan ay mayroong 4 na pangkat ng tao, ang mga maharlika, mga mangangalakal, mga magsasaka at mga alipin. Ang mga Minoan ay masayahing mga tao at mahilig sa magandang bagay at kagamitan. Ang mga Minoan ay masayahing mga tao at mahilig sa magandang bagay at kagamitan. Maging sa palakasan ay di nagpahuli ang mga Minoan. Sila na siguro ang una nakagawa ng arena sa buong daigdig kung saan nagsagawa ng labanan sa boxing. Ang kabiyas ng Minoan ay tumagal hanggang 1,400 BCE. Nagwakas ito ng salakayin ang Knossos ng mga di na kinikilalang mga mananalakay na sumira at nagwasak sa buong pamayanan tulad ng inaasahan. Ang iba pang mga lungsod ng mga Minoan ay bumagsak at isa-isang nawala. Bago pa man sa lakayin at sa kumpin ng mga Mycenaea ng Crete, nasimula na nilang paunlarin ang ilang paunahing kabiyasnan sa Timugris. Ang Mycenaea na matagpuan 16 na kilometro ang layo sa aplayo ng karagatang Aegean ang naging sentro ng kabiyasnan ng Mycenaea. Ang mga lungsod sa Mycenaea ay pinag-ugnay ng maayos na daanan at mga tulay. Napaliligiran ng makapal na pader ang lungsod upang magsilbing pananggalang sa mga maaring lumusob dito. Pagdating ng 1,400 BCE, napakalakas na madaragat na ng mga Mycenaea at ito ay nalubos ng masakop at nabuko nila ang Crete. Naiugnay nila ang Crete sa lumalabong kabiyasnan sa Greece. Marami mga saitang Minoan ang naidagdag sa wikang Greek. Ang sining ng mga Greek ay naimpluwensyahan ng mga estilong Minoan. Ilan sa mga alamat ng Minoan ay naisama sa mga kwento at alamat ng mga Greek. Bagamat walang naiwang mga nakasulat na kasaysayan, ang pagsasalin-salin ng mga kwento ng mga hari at bayaning Mycenaean ay lumaganap. Hindi naglaon, ang mga kwentong ito ay nag-ugnay sa mga tao at sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang sinasabing naging batayan ng Greek. Sa bandang huli, di na iligtas ng mga pader na kanilang ginawa ang mga Mycenaea sa paglusob ng mga mananalakay. Ang mga lungsod sa Mycenaea ay pinag-ugnay ng maayos na daanan at mga tulay. Napaliligiran ng makapal na pader ang lungsod upang magsilbing pananggalang sa mga maaring lumusob dito. Pagdating ng 1,400 BCE, napakalakas na madaragat na ng mga Mycenaea at ito ay nalubos ng masakop at nabuko nila ang Crete. Ang mga pangyayari ito ay naguri ang Dark Age o madilim na panahon na tumagal din ng halos 300 taon. Naging palasak ang digmaan ng mga iba't ibang kaharian. Nahinto ang kalakalan
pagsasaka at iba pang gawain ang kabuhayan. Maging ang paglago ng sining ay unti-unti na rin naudlot. Dumako naman tayo sa kabias ng klasiko ng Greece. Alam mo ba naging sentro ng sinaunang Greece ang mabundok na bahagi ng tanguay ng Balkan sa timog at ilang mga pulo sa karagatan ng Aegean? Samantala, ang karagatan ng Mediterranean ang naging tagapag-ugnay ng Greece sa iba pang panig ng mundo. Sa mundo ng sinaunang Greek, ang karagatan ang pinakamainam na daanan sa paglalakbay. Dahil dito, karamihan sa mga pamayanan nila ay matatagpuan 6 na kilometro lamang mula sa baybay dagat. Mula sa labi ng madilim na panahon, unti-unting umusbong sa Ionia ang isang bagong sibilisasyon na mabilis ding lumaganap sa kabuuan ng Greece. Ilang pamayanan sa baybayin ng Greece na tinatawag ang kanilang sarili na Hellenes o Greeks ang nagkaroon ng malaking bahagi sa sibilisasyong ito. Kinilala ito sa kasaysayan bilang kabias ng Hellenic mula sa kanilang tawag sa Greece na Hellas. Ito ay tumagal mula 800 BCE hanggang 400 BCE at naging isa sa mga pinakadakilang sibilisasyon na sa kasaysayan ng Greece. Dahil sa mga digmaan, bago pa ang panahong Hellenic, nagtayo ng mga kuta ang mga Greek sa mga lugar sa may gilid ng mga burol at sa mga taluktok ng bundok upang maprotektahan ang kanilang sarili sa pagsalakay ng iba't ibang pangkat. Ang mga puok na ito ay naging pamayanan. Dito nagsimula ang mga lungsod, estado o polis kung saan hango ang saitang may kinalaman sa pamayanan tulad ng pulisya, politika at politiko. Ang pinakahuwarang bilang na dapat noon na isang polis ay 5,000 na kalalakihan dahil noon ay sila lamang ang nailalagay sa opisyal na talaan ng populasyon ng lungsod-estado. Karamihan sa mga polis ay may mga pamayanang matatagpuan sa mataas na lugar na tinatawag na Acropolis o mataas na lungsod. Sa agora naman, nagtitikon-tikon ang mga tao. Tinatawag din pamilihang bayan. Ilan sa mga halimbawa ng lungsod-estado sa Greece ay ang Athens at Sparta. Sa Athens, sentro ng pamahalaan at kultura sa Greece. Dito isinila ang konsepto ng pamahalaang demokrasya. Sa pamumuno ng Pericles, nakamit ng Greece o ng Athens ang gintuang panahon. Samantala, ang Sparta naman ay mayroong hanapbuhay na pagsasaka. Mayroong 3 lipunan na bumubuo sa Sparta. Ito ay ang Sparti, Periosi at Helo. Militarismo ang kanilang uri na pamahalaan dahil sinasanay silang mga magagaling na mandirigma. Sa edad na 7 taon, nagkakaroon ng mahigpit na pagdisiplina at pagsasanay militar ang mga batang lalaki. Sa edad na 20, ganap na sundalo na ang mga lalaking Spartan. Sila ay sinasanay bilang mahuhusay na sandatahang lakas dahil pinakamahusay sa lahat ng mga mirima sa kasaysayan ang Spartan. Ito, ano mo yung napansin? Ayan. So, stop sharing ko. Pero nakita niyo ba yung mapa? Maari niyo bang suriin kung ano ang mga anyong tubig na nakapaligid sa mapang inyong nakita sa larawan kanina? Maari niyo bang i-comment sa ating comment section kung ano ang mga anyong tubig na nakapaligid sa Greece o mismo sa pinatawag natin na Crete? Okay?
Please allow me to share my screen para sa karugtong ng ating talakayan. Okay. So, may mga nag-comment na dito. Tama, ang mga anong tubig na nakapaligid sa Mediterranean, ang sa nakapaligid sa Greece o sa Crete ay ang Aegean Sea. Okay, maliban sa Aegean Sea, meron din tayong tinatawag na Mediterranean Sea. Okay, makikita din natin dito ang Balkan Peninsula, di ba? So, very good, Rowena, for answering. Okay, let us try. Kaugnay sa ating paksa na nabanggit ko kanina, sinuri niyo yung mapa. Bakit kaya, paano naka-impluensya ang mga nakapaligid na anyong tubig sa pamumuhay ng mga tao sa kabias ng Minoan, sa kabias ng Mesopotamian, o mismo sa kabias ng klasiko ng Greece? Do you have any idea? Paano kaya naka-apekto ang mga anyong tubig na nakapaligid sa bansang ito? Okay, o kasa kabias ng aking nabanggit, diba? So kung makikita ninyo, ang kanilang hanap buhay ay kadalasan ay mga hanap buhay nila? Sila ay mga mandaragat. Magaling. Okay, sila ay mga mandaragat. Kasi napapaligiran ang kanilang lugar ng tinatawag natin na mga anyong tubig. Okay? So kung napansin nyo, ang mga natalakay natin ay ang kabias ng Minoan. Kabias ng Minoan na kung saan matatagpuan sa isla ng Crete. Okay? Sa isla ng Crete at sa merong tinatawag na kabisera na Knossos. Next natin natalakay ay ang kabias ng Mycenae na kung saan matatagpuan sa pulo ng Peloponnesus. Okay? At ang kabias ng klasiko ng Greece na napakayaman sa kultura. Okay? Sila ay may mga lungsod-estado na tinatawag natin na Athens at Sparta. Okay? So maliban sa mga nabanggit, may iba pang mga lungsod-estado. Okay? Pero bibigyan natin ng focus ang Athens na mayroong mahalagang ambag na demokrasya, na kung saan demokrasya ang uri ng pamahalaan ng bansang Pilipinas. Okay? Ang demokrasya ay nagmula sa saitang demos at kratos. Okay? So ibig sabihin, ito ay nangangahulugan na para sa mga mamamayan. Okay? Dahil ang sa pamahalaang demokrasya, mayroong kalayaang pumili ng leader na nais iluklok sa pwesto. Okay? Sa uri ng pamahalang ito, ang mga tao ay mayroong tinatawag na tinatamasang kalayaan. Okay? Maliban sa naunang na buong pamahalaan sa Athens na mayroong mga mahigpit na mga leader na pinamunuan ng mga aristokrat o mayamang pangkat ng tao. Samantala, sa Sparta naman, kapag ang isang sanggol ay malusog, siya ay tinitrain o sinasanay na maging magaling na mga mandirigma. Kapag ang isang sanggol ay hindi malusog at o kaya mahina, ito ay iniiwanan sa paanan ng bundok at hinahayaang mamatay. Ngunit kapag ang isang sanggol ay makikitaan ng isang malakas, okay, sa apan na 7 years old, ito ay tinitrain na sa bundok at tinitrain na maging magaling na mga sandatahan ang lakas o militar. Okay, dahil lang sa Sparta ay mayroong tinatawag na uri ng pamahalaan na militarismo. Okay? So sa tinatawag natin na Sparta, meron silang pinakamahusay na sandatahang lakas sa kasaysayan ng daigdig. Kung nanonood kayo ng movie na Troy at saka yung 300, manood kayo nun. Kasi nakikita yun, makikita nyo yun sa kwento ng Greek mythology. Okay? So manood kayo ng mga movies para ma-update kayo ng Greek mythologies
At syempre, nakilala doon ang mga gods and goddesses na naka-impluwensya sa kultura at pamumuhay ng mga Grego. Gayunpaman, may mga mananalakay pa rin, mga mananakop pa rin na kung saan naging dahilan ng pagkawala o pagkahina ng kabiyas ng Minoan, Mycenaean at kabiyas ng klasiko ng Greece. Dahil ito ay nagkaroon din ng mga digmaan. So sa Greece, nagkaroon ng digmaang Greco-Persian. So digmaan sa pagitan ng Greece at ng Persian o Iran sa kasalukuyan. Okay, o Iran sa kasalukuyan, di ba? So, dito nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Leonidas o Leonidas at ni Darius the Great, okay, ng Persia. At nagkaroon din ng digmaang tinatawag natin na digmaang Peloponnesus na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan o tunggalian sa pagitan ng Athens at Sparta at iba pang mga lungsod estado sa Greece. Ayan. So, that's all for today. Pero magkakaroon na tayo ng maikling pagsusulit. Handa na po ba kayo para sa ating maikling pagsusulit? Okay, let's try this. Ano ang mga... Okay, number one, ang tanong natin, ano ang pangalan ng punong kabisera ng mga Minoan? A, Knossos. B, Mycenae. C, Crete. D, Athens. Ano ang tawag sa kabisera ng Minoan? Nabanggit ko na kanina, okay? Titingnan natin ang mga kasagutan. Ano kaya ang sagot? A, B, C, or D? Okay, ang tamang sagot ay letter. Okay, tama. Ang tamang sagot ay letter A o Knossos. Number two na tayo. Anong tawag sa sistema ng pagsulat ng mga taga-Mycenae? A, linear A. B, linear B. C, hieroglyphics. D, cuneiform. Okay? So, ang linear A ay sistema ng pagsulat ng kabiyas ng... How about linear B? Okay, so sa Mycenaean ay linear B at sa Minoan ay ang sistema ng pagsulat ay linear A. Okay? Number 3 na tayo. Bakit nagwakas ang kabiyas ng Minoan? A, dahil sa malakas na puputok ng bulkan na matagpuan sa ilalim ng karagatang Aegean. B, matinding pisala ng lindol na naging sanhi ng pagkawasak at pagkamatay ng maraming tao. C, dahil sa paghapon ng isang sakit na nakamamatay kaya nalipol ang mga tao. D, nagwakas ito ng salakay ng Knossos ng mga hindi nakikilalang mga mananalakay na sumira at nagwasak sa buong pamahalaan. So, do you have any idea? Ano kaya ang tamang sagot? Ayan. So, may mga nagpagsagot na. So, titingnan natin kung ano ang tamang sagot sa number 3. Ang tamang sagot sa number 3 ay letter D. Magaling! Nagbukas ito ng salakayin ang Knossos ng mga hindi nakikilalang mga mananalakay na sumira at nagwasak sa buong pamahalaan. Okay? Number 4 na tayo. Alin sa mga sumusunod ang naglarawan sa polis bilang isang lungsod-estado? A, ang polis ay isang uri ng pamahalaan ng mga Greeks kung saan binibigyang diin ang demokrasya. Ito ay binubuo ng isang lipunang malaya at nagsasarili at nakasentro sa isang lungsod. C, ang may iba't ibang uring panlipunan ng isang polis at nahati ito sa iba't ibang unit ng pamahalaan. At letter D, ang bawat mamamayan ay may bahaging ginagampanan. So, tingnan na natin kung anong tamang sagot. I-reveal na natin ang tamang sagot sa number 4. Kung ang sagot mo ay letter B, tama. Ito ay binubuo ng isang lipunang malaya at nagsasarili at nakasentro sa isang lungsod. Number 5 na tayo. Ang sinaunang Greece ay binubuo ng iba't ibang lungsod-estado na ang bawat isa ay malaya at may sariling pamahalaan. Ano ang dahilan ng pagkatatag ng hiwa-hiwalay na lungsod-estado? A. Iba't ibang pinagmulan ang mga sinaunang mamamayan ng Greece. May iba't ibang pinagmulan ang tinutukoy dyan. Letter B, ang Greece ay nasa timog na dulo ng Balkan sa silangan ng Europe na isang mabundok na lugar. C, mahaba ang mga daungan ng Greece kaya nagkaroon ng maraming mga lakal sa bawat lungsod-estado. And letter D, iba't iba ang kulturang nabuo sa Greece kaya iba din ang kabiyas ng musbong dito. Okay, ano kaya ang tamang sagot? I-reveal na natin ang sagot sa number 5. O ang sagot mo ay letter B, ang Greece. Tama ang iyong sagot. Ang Greece ay nasa timog
sa dulo ng Balkan Peninsula sa silangan ng Europe na isang mabundok na lugar. Okay? So, any questions sa mga natalakay natin? So, proceed na tayo sa ating kasunod na mga tanungan. Tingnan natin kung masasagutan ninyo itong ating mga kasunod na paksa. Okay? So, kasunod na mga katanungan na may kinalaman sa ating mga natalakay. Okay? Number one tayo. Ito ay naaayon sa inyong LMS. Okay? Tingnan nga natin kung kaya niyong sagutan ito, class. Ayan. So, number one, sagutan niyo ito ng tama o mali. Sinalakay ng mga Mycenaean ang Knossos at pinalitan ang mga ang Minoan bilang mga hari ng komersyo sa Mediterranean. Ano kaya ang tamang sagot dito? Sinalakay ng mga Mycenaean ang Knossos at pinalitan ang Minoan bilang mga hari ng komersyo sa Mediterranean. Okay, tama. Ito ay sinalakay nga ng mga Mycenaean ang Knossos. Okay, next tayo. Ang kabihas ng Minoan ay sumibol sa pulo ng Crete sa Aegean Sea. Saan sumibol ang kabihas ng Minoan? Ayan, sa isla ng Crete. Tama. And number three, ang siling ng papinta ay pinakita ng mga Minoan sa kanilang fresco at mga palayok. Ano kaya ang tamang sagot dito? Do you have any idea? Tama o mali kaya? Magaling, tama ang sagot dito kasi fresco ay isa sa mga sining. Kasama na rin yung trident at iba pa. Okay, ng mga Minoan. Ang mga Mycenaean ay may sariling sistema ng pagsulat na tinatawag na Linear B. Ano ang tawag sa sistema ng pagsulat ng mga Minoan? Linear B ba? Tama, Linear B nga ang tamang sagot. Okay, next. Ang kabisera ng kabihas ng Mycenaean ay ang lungsod ng Mycenae. Ano ang kabisera ng kabihas ng Minoan? Ayan, magaling. Ito ay ang ano ang kabisera ng kabihas ng Minoan? Kailangan ma-check nyo to. Okay, number six tayo. Proceed tayo. Ang Blanc ay isang komunidad ng tao na may iisang mithiin at pagkakakinalan. Ito ay kadalasang tinatag sa mataas na lugar. Anong tamang sagot dito? Tingnan nga natin kung anong tamang sagot dito. So, ang tamang sagot dito ay police. Okay, number seven. Ang Blanc o pamahalaan ng marami ay nagsimula sa Athens. Umunlad ang ganitong uri ng pamahalaan dulot ng pagbabago na isinagawa ni Solon, Pisistratus, Cleisthenes at Pericles na sa kanyang panahon nakamit ng Greece ang ginintuang panahon. Anong uri ng pamahalaan ang nagsimula sa Athens? Okay, tama. Ito ay ang pamahalaang demokrasya. Magaling! Number 8 na tayo. Higit na binibigyang halaga ng Blanc ang pagkakaroon ng malakas at magagaling na sundalo. Anong uri ng lungsod estado ito? Ito ay, tama, ito ay ang Sparta. Okay, number 9. Sinalakay ng mga Persyano ang kalupaan ng mga Grego sa pamumuno ni, sino ang namuno sa Persya, sa digmaang Greco-Persya na akin natalakay kanina? Ito ay si Darius the Great. Ito ang hudyat ng Greco-Persian War. Okay, last question na tayo. Ang digmaang Blanc ay digmaan sa pagitan ng Athens at mga kaanib nito laban sa Sparta at mga kaalyansa nito. Ano kaya ang tamang sagot dito? Tama, batay sa binanggit ko kanina, ito ay digmaang Peloponnesian. Tandaan ninyo. Okay, so sa mga hindi pa enrolled sa ating LMS, narito ang ating yay! It's Moodle time! Enrollment key, okay? Sa maasahan, AP maasahan 1, okay? AP maasahan 1. Sa maagap naman, hashtag AP maagap 1. Sa maalahanin, hashtag AP maalalahanin 1. Okay? Take note sa ating gawain sa LMS. Ito yung mga dapat niyong sagutan. Interactive games, okay? Laruin niyo na yon. Yung mapasuri, batay sa ating talakay kanina. Suriin niyo yung mapa, yung self-assessment question, yung binigay kong tanong, kaninang naunang tanong, at yung forum sharing. Okay? So, that's all. Ayan. So, ito yung ating sanggunian. So, any question, kung may mga tanong kayo, maaari niyo akong i-direct message sa messenger.
At maaari rin kayong mabigay ng kalagdagang tanong sa susunod na linggo, Martes 9 a.m. and 9 a.m. hanggang 9:30 a.m. Okay, so hanggang dito na lang ang ating talakayan. Muli, samahan niyo ako sa susunod na linggo sa panibagong paksa na tiyak kayo ay mahahasa. Makasaysayang talakayan, lagi niyong atabayanan dahil lusog kaalaman ang inihahatid ng asignaturang Araling Palipunan. Ayan. So that's all for the day at hanggang dito na lang ating talakayan. See you all next week, okay? So sa Araling Palipunan, laging lusog ang inyong kaalaman. Paalam! Goodbye everyone! Maraming salamat po. Okay, thank you so much kay CJ, kay Kenjen Ray, kay Paul Limuel, kay Denise, kay Maika, kay Rowena, kay Christian, kay Francis Shane, kay Gis. Okay, Gisbert, kay Kyra, kay Janella, at sa mga nanonood pang iba na hindi ko na mention, kay Jairus James. Okay, thank you so much, Frances, for watching at sa pag-follow ng ating YouTube live palagi. Okay, so thank you so much at this is recorded. Thank you so much and goodbye everyone. Mag-ingat palagi.